ikaw at ako. Bang! 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 Buon apetito. Kung kayo ay mahilig kumain, narito ang inyong idol sa kusina, Chef Pablo Boy Logro. Good evening! Hi! Kumusta? How are you? How are you? Hi! How are you? How are you? How are you? How are you? Mga unta! Mga unta! Happy eating! Isang masarap na gabi sa inyong lahat. Ito ang Idol sa Kusina. At ngayong gabi, wala kayong gagawin kung hindi kumain ng kumain. Welcome, students of Our Lady of Fatima in Quezon City! At ngayon naman, pakikilala ko sa inyo ang ating idol din ng Itbulaga, si Wally Bayula at si Paolo Ballesteros. Magandang gabi. Hi, Paolo. Magandang gabi. Wow. Kayo bang dalawa ay marunong magluto? Ako marunong magluto. Gusto kong magluto. Ewan ko lang dyan. Wow. Ako naman, mahilig akong manood ng mga cooking show. Kahit ka mga in-check, mga Hapon, hindi ko naiintindihan. Pero nanonood ako ng mga ganun. Mahilig akong manood, pero hindi ako marunong magluto. Wow. Kung gayon, tuturuan ko kayo sa aking gagawin ngayon. Yung steam lapu-lapu. Dito tayo. Yes. Yeah. Ayan. Alright! Okay! Ngayon naman po, alam nyo ba ang gagawin natin? Steam lapu-lapu. Ito po ay nagsimula sa Chino. At napakasarap po nitong gagawin natin dahil itong putahing ito ay special, isang identity ng China kung saan paborito ng lahat ang steam lapu-lapu. Ito po ang aking lapu-lapu. Nakikita nyo? Gumagalaw pa! Sariwa po yan, ha? Sariwang sariwa, bagong huli. Alright! Ang tawag nito ay black lapu-lapu. Unang-una, kapag gumawa tayo ng lapu-lapu, ay hindi natin dapat putulin ang mga palikpik. Ganda, no? Islang palikpik. At ito naman yung mga tinik sa gilid. Kung sa English ay fins. Tama po ba yan? Yan. Bakit po, Chef, hindi dapat putulin yung mga dahil po, palikpik? Tinatawag normally, pag nagluluto tayo, ay tinatawag nila ay live lapu-lapu. Dahil kapag niluto mo ito na hindi at tinanggal mo ito, parang nakaganon. Payat na payat. Kaya gagawin ko siya parang humihinga at lumalaki ang lapu-lapu. Paano gagawin? Hay, simple lang. Manood kayong dalawa. Dito po ay kumukulong tubig. Yan po. Mga Paolo, kung kumukulong ha? Kumukulo. Hindi kayo ikaw. Kumukulo. At hawakan. Nabanggit ko kanina paano lumaki. Dahil pag nabanlian natin yan, matatanggal po yung kanyang kaliskis. Amoy. Ay, amoy. Kaliskis po, tinanggalan ko na po kanina. Ah, wala na. Ano yan, manok? Lapu-lapu nga yan eh. Nakita mo? Oo nga. Bumubuka. Ikot-ikot lamang. Ganyan pala yan. Ganyan po yan. Kaya nga po, sa China, kapag gumawa ka nito, pinag-aagawan yung live lapu-lapu. Dahil po sa kanila, gusto nila yung nakikita na parang buhay, parang sign of prosperity at saka sign of good luck daw yon. So nakikita nyo? Diba? Lumalaki ng lumalaki. Huwag nyo mamadaliin. Hindi yung sasausaw ng ganon. Baka maging pating yan. Oo. Baka biglang lumangoy at nako, problema. Ang pagtimpla naman ito ay ganito lang, no? Asin. Paminta. Lasang paminta. Iwa. Okay. Ikala ko yun na yun. Hindi pa. Hindi pa pala. So nandiyan na. Ngayon, nagpakula ko ng tubig dito. Ito yung steamer ko. So mayroon tayong leaks. Ano mas Tagalog ng leaks? Dilaan. Wala ko alam sa... Kayo ba alam nyo ba ang Tagalog ng leaks? Dahon sibuyas. Hindi. Pag dahon sibuyas, maliliit, di ba? Malalaking dahon ng sibuyas. Ayun, malalaking dahon ng sibuyas. Yung nga pinagtakahan ko, walang Tagalog, no? Alright, puputulin natin.
malilimutan niyo yung mga pangalan mamaya. Pag kumain kayo. Wali logro ang pagbilido mamaya. Then, ilalagay natin yung lapu-lapu. Lalagay natin ng luya. Pa parang paa mo na. Huwag mo na. Namoy mo? Nakita ko. Lagyan natin ng luya. Okay. So, wala na. Tatlo na lang. Pari-pari ang hiwa. Silalagay natin dito si Baba. Para maalis yung lansa. Lansa. Lalagyan po natin ng chicken stock. Ito po. Sterilize na. At lalagyan natin ng isang tasa. So ito, nakita nyo? Ano yun? Ito, pagka... Ako kasi observant, nag-observe ako kung anong ginagawa ng mga Chinese. Kahit Arabo, kahit anong bansa, nag-observe ako. Parang pansinin mo, parang baliwala lang, bakit tindalian? Parang walang kakwinta-kwinta, di ba? Nung makita ko, kapag nagluluto sila, di ba, wok. Pag nagtitimpla, pag maikli, napapasok. Sinilagyan ng extension. Kaya ko. Ganun po yun. Kita ba? Yeah. This one is sugar. Paminta. So, dyan lang yan. Ha? Dahil dry. Ito naman po ay, this one is black mushroom. You know black mushroom? Maitim na mushroom. This one is oysters. Oyster sauce. Oyster sauce. At huwag ibuhos ibabaw ng lapu-lapo. Bakit po? Dahil po, mamaya pa natin ibubuhos pag kumatas na. Dahil pagka inilagay mo ngayon kaagad yan, maging maitim ang inyong lapu-lapo. So, nandiyan na. Then, this is a Chinese wine. And this one is sesame oil. So, tatakpan lang ko siya. Habang nag-antay tayo dyan, gagawin ko po yung garnish. Gagawa ko ng julienne of leeks. Titignan mo si Wally at si Paolo. Kaya mo daw, Wally? Kaya mo yan. Maiksi na lili ko eh. Oh, di mo lang magagano. Gagawa ko ng bulaklak na tomato. So, hiwain natin ganyan. Ikotin lang natin. Wala niya. Hindi mahirap, di ba? Ano po ulit? Bili daw ng bouquet. At ito na po yan. And then, gagawa ko ng fan. One, two, three. Tatlo lang. Lagyan natin dito. Paikot yan ng plato para lalong gumanda. Ika nga, masarap na. Mayroon pang garnish. Okay? Tingnan natin kung anong nangyari sa steam lapu-lapu. After 25 to 30 minutes, now already 30 minutes, dapat ay hindi po ma-overcook ang ating lapu-lapu. Dapat po ay hindi siya parang naging malapsak. Dapat po ay tamang-tama lang yung luto niya. 30 minutes is okay. 1.5 kilos to 2 kilos. Mm-hmm. Right? Yan na po. Ang bango. Ang bango. Namon niyo ba? Namon niyo ba ako? Yeah. Okay. Nandito na po yung lapu-lapu. Ay nakahanda na po yung ating sauce. Naka-reduction na. Ready to serve. Pero, nagpakulo po ako ng mantika. Ito po yung kinakailangan. Ito'y mainit na mainit. Hindi pwedeng malamig. Alright? So, nilagay ko dyan. Ngayon, tatanggalin natin yung ating natawag na buto. Lalagyan natin ng isang lalagyan ng walang laman. At babaliin natin yung ulo. Ganyan po. Walang kukurap. Itutulak mo sa gilid lang. Paolo, laway mo. Titinitingnan ko kung paano gawin. Pakuluan natin yung tinik para may sabaw. Pwede. Pwede. Sobrang tipid. Lagyan natin dyan. At yasim burle. Narinig nyo? Yeah! Coriander leaves or fresh cilantro. You can chop, you can do like this. Chinese style. Then voila! Yeah. Bang, bang, bang! Woo! Then, mayroon ako dito ang roasted sesame seeds. Then, bang, 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 bang! You have your steamed lapu-lapu with leeks. Natatakam na ba kayo? Takam na!
Okay. Pwede kay Wally. Okay, Wally, masarap ba? Masarap, Paolo? Chef! Chef, anong pangalan ko? Wow, Pablo! Akala ko Jessica. Okay, ang susunod natin is stir-fried seafood in crystal noodle basket. Dito lamang sa... Idol sa Kusina! Welcome back sa Idol sa Kusina! Yeah! At ang susunod nating dish ay ang stir-fried seafood in crystal noodle basket. Natatakam pa ba kayo? Okay. Gagawin ko na po yung pangalawa nating dish. Of course, nandito yung ating ingredients. Ito po yung ating tinatawag na pusit, squid. At mayroon din ako ditong fish fillet. Mayroon din ako ditong scallop. Imported. Sa wikang Ilocano. Imported, di ba? Ito naman po yung peeled shrimps. So, pwede po lahat ng seafoods ay pwede mong gagawin. Hindi lamang dito. Okay? So, nandiyan na po siya. Kailangan natin i-marinate. Ang technique nito kung paano siya maging malambot at maging parang crunchy na hindi naman overcooked. Ang technique noon ay mayroon tayong ilalagay. Ano po yon? Ito po yung sodium pampalambot ng mga karne. Una ay, ito muna pusit, hiwain ko muna. Gagawin natin criscut. Tama ba English ko? Criscut? Ito po yung egg white. Sugar and then salt. Pepper. Cornstarch. Hahaluin. Itong ginawa ko nung matikman nga ng ating guest, ng ating VIP guest, you know. Kasi we serve from the palace for about all head of state of the world. Including Queen Elizabeth. No? Hosni Mubarak ng buhay pa. Lahat ng head of state ay napagsilbihan ko na. Kumapalad ako, I blessed from God. Kasi nga po, na-meet ko na silang lahat. Si Hosni Mubarak, si Saddam Hussein, napagsilbihan ko yun. Ba? Anong pinakain niyo po? Arabian food. Sana nilutuan niyo adobo. Ginagawa ko po yun kay Sultan. Lamb adobo. Lagi natin sa ibabaw. Well, then, no more mixing. Wala na pong hahalo. Halo pa. Yan. At again, sinabi ko kanina, lagyan natin ng polyvinyl or plastic. Now, gagawa tayo ng vegetable blanching. Huwag kailan niya mainit. Kumukulong tubig. Blanching. So, unahin mo natin yung white. Yan. Kay Wally, kay Paolo, sa wife ko, sa akin. So, five. Ilagay natin dito. Ang ilagay lang natin ay salt. Then, you have to prepare the ice cold water. Hindi po pwede mag-blanch na walang yelo sa harapan mo. Hindi yung pagka nag-blanch ka, ay walang yelo. Hindi po pwede yan, no? Kailangan, you have to prepare your mise en place, including the ice. Mise en place, yung mga sangkap na hinahanda. Okay? Para saan po yung ice para huminto yung pagluluto? Para po maging crunchiness ng ating gulay, hindi lamog. Ito pa, akala mo, gagawin natin excited ang ating dish ngayon. Ito, sandali lang. We are talking about blanch. Blanch lang po talaga. Okay, kukunin na natin yung white part ng Chinese cabbage. Andiyan na po. Bago ito. This is broccoli. Hiwain ko lang ng portion size o bite size ninyo. Then, lalagyan natin ng baking soda. 1 teaspoon. Para saan po yun? Para maging green at hindi siya magbabago kahit na maghapon ng inyong lulutuing stir-fried vegetables, broccoli. So, technique po, no? Yan. Lunch natin. Ito po yung tinatawag na bok choy. Ang iba naman tawag nito ay Taiwanese pit chai. Shiitake mushroom. Okay, so ito na po. Green na green na! Wow!
Diba kanina, di ba? Kanina Nile Green, but this time is really green. Okay, ilalagay natin ito sa ice cold water. Ito po yung crystal noodles. Ayan, ayan. Sa ating tawag nito ay sutanghon. Yan. Okay, basket na ba? Ay, medyo makapatong natin ganyan. At ilalapit natin dito sa mainit na mantika. Ilulubog natin. Huwag diretso dahil aapaw. Dahan-dahan. Iangat. Iangat. Tiwang-tiwang para mag-puff. Then, si Caesar mo. Itago mo yung ulo mo, baka ipaan mo ko sa'yo. Unge! Okay. Bagay sa iyo yan. So, hindi kailangan sobrang init yung mantika. Pag sinasabi natin blanching, is blanch. So, ito po yung ating seafoods. Lalagay natin dito lahat. Blanching. Okay, din galaw-galawin para hindi ma-stroke. Para hindi makumatos. Para hindi kumatos. So, napakagandang blanching. Look at that. Hindi po pwedeng overheat yung mantika. Okay? Then, ilagay po natin dito. Okay, oop. Yan. Ganda. Ayan. Okay, so blanching. Thank you. Cheche. Cheche. Salamat. Earlier po, mayroon pa akong ginawang tinatawag na puree of ginger and garlic. So mayroon tayong Chinese wine. Okay. Oops. Ilalagay natin itong one teaspoon of ginger. Then, woohoo! Woohoo! Yeah! Yeah! Sunog! 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 Yeah! Yeah! Okay. Seafoods? Oh, you and me? Woo! Woo! Ang bango! Mmm! Okay. Then the broccoli and the cabbage and of course the shiitake. Last is shiitake, madaling maluto, right? Takam na takam na ba kayo? Okay. All right. Yes. Wow. Then, titimplahan natin ng salt and pepper, of course. Salt. It's a white pepper. And the dark mushroom, the oyster sauce. Then, the chicken stock. Chicken stock. Yes. Right? So, antay natin kumulo. And I have my cornstarch or potato starch, any kind of starch. As long wag lang yung harina. Pag naglagay ka ng tubig, wag masyadong marami. Sa gilid. Para lumapot. Yes, para lumapot. Then you have your stir fry. Sa minute. That's right, should be like that. There you are. Okay, and then I have to garnish. Gagarnisin natin ng again. Coriander. You, ping, ping, ping! Hey, yeah, yeah! Okay, ping, 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 ping! Okay, ito na po yung stir-fried seafoods in crystal noodle basket. Woo! Natatakam na ba kayo? Natatakam na! Yeah! Aulo!
Kakrak, sarap! Sarap! Matikpan nga yung crispy noodle basket na yan. Yes! Chinese na Chinese! Chinese na Chinese talaga. Ikaw ha, sarap ay aluto mo ha. Okay, Wally and Paolo, how do you find the dish? Did you find it? Masarap, masarap. Wow, busy. Ikaw na sumagot, busy ako. Sarap. Wow, busy. Okay, ang susunod nating dish ay yung crispy fried chicken in Peking sauce. Dito lamang sa Idol sa Kusina! Welcome back! Dito lang sa Idol sa Kusina! Yeah! Woo! At ang gagawin natin ngayon ay crispy fried chicken in Peking sauce. Uy! Siyempre, gagawin natin ang ating mga sangkap na gagamitin natin. Una-una, meron tayong, of course, yung ating manok. Pag walang manok, walang chicken. So ito po yun. Madetermine natin kung anong kasariwaan ng ating manok, no? Dapat ay fresh, no? Amoy manok. So makikita natin yung kulay, maputi at wala siyang clog blood, magandang pagkaluto, walang pasa. Mahalaga sa lahat pag namamalingki tayo ay titingnan natin yung ating manok. Dahil akala natin ay maganda ang kanyang panglabas, pagdating sa loob ay mayroon palang pasa. So kahit sasabihin mo, ibibigay ko sa guest, pag kinain, sasabihin niya, Chef, hilaw pa po yung manok nyo. Dahil pag may pasa ang manok, clog na blood na doon, hindi na pumaalis yun kailanman. So dapat maingat tayo. Okay. Binugbog na manok yun. Binugbog na manok. Mm-hmm. Tama po yun. Okay. So bago nandiyan na po yung manok, gagawa tayo ng stock ng ating Peking sauce. No, ito yun. So lalagyan natin ang, alam nyo ba yung star anise? Ano daw? Mabango. Star anise. Okay? Ilagay natin dito sa ating 1.5 liter of water in one chicken. Okay po. About 8 pieces. O 10 na para maligaya naman kayo lahat. The good thing is, pag naamoy mo yung star anise, it's really Chinese. Kasi normally pag Chinese food, involve a lot of star anise. Okay? Then, laurel sa Tagalog, sa English ay bay leaf. Tama ba? Bay leaves or bay leaves? I believes. Tama. Then, if I believe. Black peppercorn or buong pamienta. Mm-hmm. Alright. Then, ilalagay po natin ang tinatawag na mirepoix. Ano daw? Ang mirepoix, ang ibig sabihin ng mirepoix, mga sangkap na ilalagay doon sa ating stock. Gulay, composed of leeks. Then, if you have celery, you can add celery if you want. Pwedeng wala, pwedeng mayroon. Then, carrots. Okay? So, hiwain na natin ganyan. Of course, para bumango, mayroon tayong tinatawag na garlic. Basag. Okay? Then, of course, the onion. No need to peel, no? Hindi mo na kailangan balatan. Okay? Hiwain lang ng apat. Dahil stock lang po ito actually, no? Apat lang. That's okay. Then, luya. Ginger. Smell it. Naman nyo? Wow, you have a long nose, ha? Huh? You have a long nose, ha? Huh? Then, Chinese wine. Again, Chinese wine. Okay ba? Wow. Ah, in the mood. Okay. Oops. Then, sesame oil. Sesame oil. Makaliwa naman para maganda. Okay. Hinalo. Then, ilalagay po natin yung manok. Only 30 minutes to 45 minutes. Pag inilagay mo na dyan yung manok, pag kumulo na siya, pahinaan mo. Mahinang mahina, hindi po siya dapat kumulo. Mayroon na po ako dito ang ginawa earlier. Ito po yung 45 minutes. Ba't dalawa? Tingisa tayo. Ilalagay ko lang para magkaroon siya ng kunting kulay. Ganyan po. Ganyan kahalaga. At ang palatandaan, kapag luto na yung manok, 30 minutes to 45, kapag naghiwalay na nito, umusod na, ibig sabihin,
ay luto na. Ganon sa Chinese, this one. Then yung sauce, huwag mong lagyan, yung katas niya, huwag mong lagyan ng cornstarch ahead. Kasi pag nilagay mo sa freezers at may cornstarch, kapag ininit mo ulit, may buo-buo, hindi siya maging creamy, hindi siya maging saucy. Okay! Andiyan na po. Lalaputan natin, so you have used wire whisk. Tingnan mo yung textures niya. Glossy, shiny, brownish, like my crawler. Shiny. Shiny. Tumingin sa'yo, shiny na. Glossy. Oily yan eh. Oily. Okay, so nandiyan na. The good thing for the crispy fried chicken is you have only 800 to 1 kilo. Mabango ba? Okay. So, nandiyan na yung sauce. Napakaganda. So, binabaliktad-baliktad ko hanggat maging crispy. Kailangan po hindi sobrang init yung ating mantika. Again, kasi po, pag sobrang mantika, sobrang init, what will happen is maging brown ka agad. Then, isi-serve mo, pag hiniwa mo, malamig yung loob. Siyempre, galing sa cheddar. Kaya dapat, hanggat umiinit ng umiinit, maging crispy din siya. Ang Chinese food, dapat mag-enjoy ka last minute parati. Stir fry, like what we did kanina, di ba? Yung unang steam lapu-lapu, dapat ganun ka agad. Pag-plating na tayo, pero bibitinin ko muna kayo dito lamang sa Idol sa Kusina! Welcome back sa Idol sa Kusina! Ngayon naman, mag-plating na po tayo. Itong ating crispy fried chicken in Peking sauce. Talagang crispy-crispy na po. Wow! Uy, sarap! Nakita niyo kulay. Alright! Okay! Ilagay natin sa chopping board. At hihiwain na natin. Pag hiniwa natin, kinakailangan mainit pa dahil heat-proof din yung kamay ko. Factory defect. Alright? It's a factory defect, right? Ito yung olo. Huh? What a nice. Okay. Then, this one you have to cut very fast para hindi siya madurog. Iasim bowl natin. Parang walang nangyari. Para naman gumanda ang ating crispy fried chicken. This is a very simple garnish. Alright? Gagawa tayo ng parang crown. Thank you, thank you. Then, gagawa ko ng flowers. Kailangan you have the paring knife. Kung wala kayong paring knife, mahihirapan kayo. Then, roll natin ng ganyan lang. Then, you have your rolls on the top. Woo! Yes! Lastly, last is the orchids. Okay. Then, of course, the sauce. Ito yung sauce. Okay, ito na po yung crispy fried chicken in Peking sauce. Natatakam na ba kayo? Takam na, takam na! Okay! Ito na yung wali. Paolo, linisin mo yung plato mo. Ayan na, kakain tayo. Wow! Chef, gusto ko yung maraming balat. Okay. Thank you, Daddy! You're welcome, my son. Wow! Ito yung laman. Okay, enjoy your dinner. Hello? Perfect. Sarap yung sauce niya. Okay, so i-recap ko lang yung tatlong dishes na ginawa ko kanina. Yung steamed lapu-lapu. Ang sikreto doon ay kailangan natin hindi overcook. At pangalawa, dapat i-serve ka agad habang mainit pa. At ang pangalawa naman ay stir-fried seafoods in crispy noodles basket. At ang sikreto doon yung blanching ng ating gulay at saka po yung seafoods na kanamarinate. At ang pangatlo naman ay crispy fried chicken in Peking sauce. Ang sikreto noon ay hindi masyado mainit ang mantika, ilalagay mo na po yung marinated na chicken. Habang umiinit noon, ay kailangan maging crispy ng balat. At bago mo i-serve, tagos yung init sa loob. Yun ang sikreto noon ng ating crispy fried chicken in Peking sauce.
Maraming salamat sa inyong lahat. And of course, pasasalamatin din natin si Wally. At si Paulo. Thank you, thank you. Maraming salamat. See you next week. Dito lamang sa Idol sa Kusina. See you next week. See you. Balik tayo next week. Babalik agad. Idol sa Kusina would like to thank the following: Ariston, GE Appliances, Gordo's for our cookware and kitchen tools, Union Home Appliances, your dependable home partner, Fashion Chefs, Destiny Paint.